Maganda ba? Maganda ba? Oh, focus tayo sa pangarap muna, okay? Sabi ng isa, ah, paano pangarap ko yan si Apple Rose eh? Yun lang. Ayan. Andiyan pa ba kayo? Happy New Year po sa lahat ng mga ano, business partners natin. At sa lahat po nanonood sa live, Happy New Year po sa inyo lahat. Okay, so maganda ba yung products? Yes. Gagamit ka ba? Yes. Sigurado? Yes. Parang yung iba hindi nagsasalito. Parang iba napipiyata. Dahil yun dyan. No, mga kaibigan, pangalan ko po Joshua Landerillo. Ako po yung magdi-discuss naman about sa ating business presentation. Paano ba tayo kumita sa negosyo natin? Paano ba natin to gagawin or paano natin sisimulan? Okay. So I'm doing the business for the past 7 years na po. I started when I was 21 years old. No, ako po yung nagtapos ng Bachelor of Science in Criminology, pero hindi na po. Sige, palakpakan naman natin. Okay. Yun po yung aking tinapos, pero di ko alam bakit napunta ako sa business side. Napakalayo, tama ba? Criminology, ang aking linya. Ang linya ko po ay batas, bala, ballistics, forensic. Yun po yung aking linya. Pero bakit napunta naman dito sa business, sa pagninegosyo, no? Simple lang po, kasi po dito po nakita na kung saan dito pala pwede ko makuha ng mas mabilis yung aking mga pangarap. Kaya po nung nagsimula ako 21, doing the business, hinataw po na agad ang tono, no, hindi na po rin ako nag-take ng board exam. Hindi ko po sinasabi na wag tayong mag-empleyado, wag tayong mag-take ng board exam. Yun po yung para sa akin na kung saan dito ko kasi naramdaman, dito ko nakita na dito ko makukuha yung pangarap ko. Kaya at the age of 23, I hit my first million na po sa negosyo. Palapakan naman natin yan. And right now, I'm one of the marketing team and kami po yung pinapadala sa iba't ibang lugar sa Pinas at kami rin pinapadala po sa iba't ibang lugar sa abroad. Ayan, palakpakan naman natin para to share the business. No, yung opportunity na to, yung pag-asa na kung saan lahat po ay pwedeng umasenso. Tama? Ngayon po, yun po kanina pinag-usapan natin yung health. Importante ba yung health? Oo naman, sobrang importante. Tama? At ito po yung pangalawa, yung wealth. Importante ba yung wealth? Sino ito gusto yung maman? Lahat naman tayo, tama? Importante na maganda to, yung health, meron tayo, yung wealth, meron tayo. Kasi pag wala to, parang malungkot, di ba? Meron ka nga ang health, maganda nga yung katawan mo, healthy ka nga, kaso nga lang, you can't provide sa pamilya. Meron kang kayamanan, maganda nga buhay mo, kaso nga lang may sakit ka naman. Tama? Ang gusto natin, healthy tayo and wealthy tayo. Tama? Ngayon, mga kaibigan, syempre, pag-usapan natin about dun sa family natin. Yung family natin, kaya tayo yung nagtatrabaho, kaya tayo nagsisipag, is to provide, no? Ng mas magandang kinabukasan sa mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? Andiyan pa ba kayo? Kaya tayo nagsisipag, kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nag-hustle, kaya tayo minsan, di ba, yung iba nga, mga leaders natin, nag-abroad sila, no? Nagpupunta ng OFW para, ayun, may bigay nga yung magagandang kinabukasan sa mahal natin sa pamilya. Tama? Ngayon, mas makakapag-provide tayo, mas makakapagbigay tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay kapag meron kang pera. Tama po ba? Hindi po masama ang pera. Tama? Mas masama nga pag wala kang pera eh. Tama ba? Mas nakakagawa tayo ng hindi maganda pag wala pang pera. Tama po ba? Sino dito ayaw ng pera? Akin na lang. Oh, pag may pera ka po kasi mga kaibigan, mas makakapag-bakasyon ka, mas makakapag-travel ka. Tama po ba? O ngayon po, meron po tayong travel incentive, no, sa Boracay at meron tayong travel incentive sa Hong Kong. Mas maganda po, ma-hit po natin yan at alamin po natin yung details. Ang kagandahan po, yung gusto nating travel o kaya naman gusto natin na bakasyon is yung hindi napapanahon. Tama? Hindi yung sinasabi ng panahon, oy, kailangan, Pasko na, magbakasyon muna tayo. No? Oy, birthday ni ganito, oy, namatay sa ganito, punta ka ng ganito. Ayaw natin nung ganun. Tama ba? Gusto natin yung bakasyon na kung kailan mo gusto, kung kailan mo trip, yung tipo nagkayayaan lang kayo ng tropa mo, uy, punta tayo ng Singapore, magkapi tayo. Gusto mo yun? Di ba? Kasi marami kang pera eh. Tama ba? Hindi lang sarili mo yung nagtatravel mo, kundi yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? Pag may pera ka, meron kang sasakyan. Tama? Convenient ba or importante ba meron kang sasakyan sa panahon ngayon? Oo naman, di ba? Pag maulan, mainit, makakapag-travel ka. Anywhere you go, anytime, makakapag-travel tayo. Tama po ba? Meron pa dito excited siya na magsakay ng tricycle araw-araw? Wala naman, di ba? Pumila ng sobrang haba, meron ba? Wala naman eh, tama po ba? Pero naniniwala ko, pag halimbawa may sasakyan ka, mas happy ka. Tama po ba?
Lalo na ngayon, sobrang traffic, kaya importante may sasakyan. Diba? Pangarap din natin, syempre, yung magkaroon ng bahay. Yung bahay na tipong malaki. Tama? Hindi yung bahay na pagkahiga mo, pagtayo mo, puta ka sa kaliwa, exit na. Diba? Ayaw natin ang ganun. Gusto natin yung bahay na kung saan merong chatter room, yung merong sauna, may swimming pool, may basement. Yung tipong kapag may tinataguan ka, pwede ka makapagtago. Diba? Gusto natin yung bahay na atin. Tama po ba? Kasi pag halimbawa, na-experience nyo ba yung nakikitira kayo sa iba? Kasi pag nakitira ka sa iba, yung tipong hindi pa oras ng tulog, tutulog ka na. Hindi pa oras ng gising, gigising ka na. Pag yung nagsasama-sama kayo, magkakain na, parang ayaw mong kumain kasi lahat nakatingin sa'yo. Tama na. Tama ba? Lalo na kung wala ka pang ambag, di ba? Kaya maganda yung tipong kapag may pera ka, itong mga bagay na to na pangarap natin, eh makukuha mo. Tama pa? Gusto mo ba itong mga to? Oo naman, di ba? Pangarap natin lahat yan. Pero baka mamaya, yung iba sa atin, yung nanonood dito, eh sir, hindi ko gusto yan. Simple lang yung pangarap ko. Yung simple lang yung buhay na gusto ko. Okay na ako na nagko-commute ako. Okay na na nakapag-travel ako dito sa Pasig. Pasig lang. Okay na yung hindi ako nakapag-bakasyon. Masaya naman ako. Pero naniniwala ako na kahit po simpleng pangarap or simpleng buhay, eh kailangan pa rin ng pera. Tama po ba? Ano po ba yung mga yan? Ito po, makinis na mukha, di ba? Pangarap din po ba natin 'to, pumuti? Di ba marami gusto ng mga girls ngayon, mga boys, di ba? Pumuti, makinis, di ba? Walang mga tigyawat. Tama ba? Makinis na singit, makinis na kilikili. Yung tipong pagtaas mo lang kamay mo, di ba? Walang dilim, walang bagyo. Di ba? Gusto natin yung maputi, maganda, tama? Lalo na pag nagbi-beach ka, di ba? Pag nag-swimsuit ka. Makakapag-swimsuit ka talaga pag makinis at maayos. Tama ba? Hindi ka masyado mahihiya. Tama? Ano pa yung pangarap? Yung, eto, di ba? Yung sexy, yung fit. Pag fit ka kasi, alam mo yun, iba pa rin yung confident mo pag naglalakad ka. Tama? Snappy ka tingnan. Di ba? Alam mo yun, mas malakas yung loob mo na makipag-usap sa tao. Di ba? Ano pa? Pangarap na kung saan, eto po, yung mukha or yung itsura natin, yung kahit medyo 50, 40s na tayo, eh mukha pa ring bata. Tama po ba? Gusto po ba natin yung ganun? O baliktarin natin, 20 ka pa lang, mukha ka ng 40. Ayaw naman natin ng ganun, tama? Nagiging ganun tayo kasi nga stress, di ba? Walang pera, problema. Tama po ba? Gusto natin, yung habang tumatanda tayo, is yung pabata pa rin yung ating tsura. Tama po? Pangarap ng lahat din yan. Kaya nga maraming mga artista is nagpapaderma, di ba? Kung saan-saan sila nagbabayad ng mahal pa. Pangarap natin, ito po, simpleng buhay, yung simpleng pangarap na kung saan magkaroon ng mga magagandang damit. Tama? Sino ba rito gusto niya lagi siyang may bagong damit? Diba? Gusto natin to, tama? Kasi pag may bago kang damit, maganda damit mo, iba ang lakad, iba ang dating, iba ang aura. Tama? At ayaw din nga natin minsan yung may kapareho tayo. Pag nagpunta ka ng party, may kaparehas ka ng damit. Diba? Ano pa? Pangarap na kung saan makapagtapos ng pag-aaral. Diba? Pangarap din po ba natin yon? O kaya naman yung tipo na mapagtapos natin ng pag-aaral yung kapatid natin, yung mga anak po natin. Tama po ba? Kaya tayo nagsusumikap, kaya tayo nagtatrabaho. Panghuli, pangarap na hindi nagkakasakit. Pangarap niyo rin po ba yun? Kasi pag nagkasakit ka sa panahon ngayon, napakahirap po. Tama po ba? Ngipin mo lang ang sumakit, damay na lahat. Diba? Na-experience ba yun? Hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makabangon. Ipin pa lang yun. Tama ba? O kaya naman pangarap na makatulong dun sa mga kakilala natin na may sakit. Tama po? Ngayon, mga kaibigan, magagawa talaga natin itong mga to kung meron kang pera. Hindi po masama ang pera, magiging masama lang to kapag ginamit natin sa masama. Pero kapag tinulong natin, di ba, pinrovide natin sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, napapasaya natin sila, nabibigay natin yung mga kailangan nila, nagiging mabuti ang pera. Tama po ba? Ngayon, paano naman, sir, makukuha yung mga pera na yan? Paano ba ako kikita ng maganda? Saan ko ba pwede gawin? Ngayon po, naglista po ako dito na kung saan
yung mga na-remind sa atin or nabigay sa atin ng mga idea kung paano nga ba kumita ng mas malaki. Pag-abroad, malaki ba kita sa abroad? Pwede naman, di ba? Malaki naman talaga ang kita sa abroad. Kaso nga lang po, yung tagal na hindi mo makikita yung pamilya mo, di ba? Yung tipo na mas malaki din yung placement fee. Tama po ba? Minsan yung placement fee, binabayaran ng 3 to 5 months bago ka, alam mo yun, sumahod pa ng maayos. Maraming gastos, di ba? O kaya naman yung tipong iniwan mo yung mahal mo sa buhay na kung saan nagkakaroon ng, alam mo yun, ng gap sa relationship. Di ba? May mga ganun ba kayong kakilala na tawag ito yung anak nila, hindi na nila makausap ng maayos, di ba? Kasi nga, malayo na yung loob, yung tipong iniwan mo yung anak mo na isa, pagdating dalawa na, di ba? O bakit ka mukha to ni paring Joe Bart, di ba? Di ba? May mga ganun bang senaryo? Minsan, broken family pa. Tama? Aanin mo naman yung million-million na pera kung malayo ka sa pamilya mo. Tama? Kung tutusin po, pwede naman talagang kumita dito sa Pinas eh. Kaya mas maganda, mag-Pinas na lang. Tama ba? Ayan. Ano pa? Yung nabanggit sa atin, no? Ito, pagiging empleyado. Okay ba mag-empleyado? Oo naman. Okay maging empleyado, wala pong masama dyan. Lalo na kung nababayaran tayo ng maayos. Tama? Minsan kasi, OT na, TY na lang. May mga ganun ba dito? Tama po ba? O, pag-empleyado ka, okay yan. As long as wag mo lang masyadong tatagalan. Kasi minsan, di ba, may mga kakilala ba kayo na ang tagal-tagal na sa employment stage is wala pa rin masyadong naiipon. Tama ba? Yung buhay, ganun pa rin. Kasi may mga kaibigan ako, pero hindi ko nila lahat. May mga kaibigan ako na nasa government employee, pero loan dito, loan doon, ganun na lang yung nangyayari. Tama? Andiyan pa ba kayo? Yes! Ngayon, mga kaibigan, pag empleyado ka, mas maganda, magkaroon ka ng other source of income. Tama? Kasi pag, halimbawa, yung sahod mo, fixed kasi. Tama po ba? Kahit anong sipag natin, kahit anong trabaho natin, fixed yung sahod. Pero ngayon, ang gastos, fixed ba? Hindi. Mas lumalaki pa nga eh. Tama po ba? Mas lamang pa nga eh. Yung gastos, yung sibuyas ngayon, magkano? Di ba? 200 ba ang sibuyas yung kilo? Di ba? Napakamahal. Di ba? Kaya pag hindi ka magkakaroon ng side hustle, hindi ka magkakaroon ng other source of income, ang mangyayari talaga, may, alam mo yun, mag-bankrupt talaga. Tama po? Ano pa, yung nabigay sa atin na thoughts para na kumita ng malaki, tumaya ng loto. Meron ba dito tumataya ng loto? Wala. Dati lang. Oh. Mga kaibigan, tumaya ng loto. Pag daw ikaw'y tumataya ng loto, para daw po ikaw ay merong problema sa pag-iisip, sabi po ng mga scientist. Kasi po, pag daw tumaya ka ng loto para manalo ka, kailangan mong tayaan at least mga 300 millions of combination ng number para manalo ka. Ganun yung chance para manalo ka. Mas mataas pa nga daw yung chance na tamaan ka ng kidlat ng dalawang beses dyan sa kinakupuan mo. Sa same spot. Tama? Saka mahirap po iasa yung future mo sa tsamba. Tama po ba? Gusto mo ba yung future mo iasa mo lang sa tsamba? Diba? Ayaw natin. Gusto natin yung sigurado. Tama po? Ano pa? Mag-artista. Marami bang yumaman sa pag-artista? Yes. Oo naman. Ang daming yumaman. Tama? Ang tanong, pwede ba tayo dun? Diba? Ang layo. Tama? Kasi pag-artista ka, kailangan maganda ka, cute ka, makinis, matangkad. Eh kaso yung height natin, acute lang. Eh, diba? Acute masyado. Kaya alanganin. Tama po? Kailangan dyan, may connection ka rin. Diba? Pero marami yumaman. Ano pa? Sports. Diba? May mga yumaman ba sa sports? Oo, ang daming yumaman sa sports. Di ba? Mag-boxing ka nga lang eh. Mag-MMA ka nga lang. Di ba? UFC. Manalo, matalo, may pera eh. Tama? Ang kaso, pwede ba tayo dun? Yung training pa nga lang nila, napakahirap na. Kung tama po ba? O si Hidilyn Diaz na lang. Di ba? Yung gold medalist. Sobrang bigat na mga binubuhat nun. Weightlifting yung trabaho niya. Tama? Ang tanong, girls, kaya ba natin yun? Kaya niyo ba yun? Mag-weightlifting, magbuhat. Minsan, hindi pa, di ba? Paghugas pangalan ng plato, nagdadabog ka na, di ba? Tama? Pagbuhat pa kayo ng weights, napakahirap. Tama? Ano pa? Para daw makuha ang pangarap, mag-traditional business. Traditional business, marami bang yumaman? Oo, maraming yumaman. Kaso nga lang, kailangan mo ng malaking puhunan
para kumita ka ng malaki. Tama po ba? Pag maliit ang puhunan mo, malamang sa malamang niyan, maliit din ang kita. Pag walang puhunan, walang kita. Tama? Pero alam niyo po ba, sa traditional business, siyempre, alam mo, yung pangarap natin kanina, sasakyan, travel, bahay, di ba? Milyon. Tama ba? Milyon yung pangarap natin eh. Ngayon, paano natin makukuha yon kung wala tayong pampuhunan o kaya naman maliit lang ating pampuhunan? Nagets niyo po? Kaya nga minsan, ang nangyayari, hindi na tayo nangangarap. Di ba? Maraming mga disappointments kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, high school graduate lang ako, hindi ako magaling, hindi ako gwapo, hindi ako matalino. Kaya hindi na nangangarap. Wala akong pampuhunan. No? Ganun po kadalasan ang nangyayari. Nung mga panahon po na yon, ganyan din po ako. Wala na. Kala ko, okay na, magtrabaho na lang ako na magtrabaho. Wala nang pag-asa. Pero alam niyo po, sa ipapakita ko po ngayon na sistema po natin sa negosyo, wala pong tsamba. Hindi po tsamba. No? Sa Tao Elevate po ang kailangan mo, mag-join ka lang kasi po dito pwede makuha yung mga pangarap mo. Palakpakan naman natin. May pag-asa na. Kasi po mga kaibigan, kanina nakita natin napakaganda ng products. Tama po ba? Yung company owner na kilala po natin. Tama po ba? Ngayon yung marketing plan po mamaya ipapaliwanag ko na kung saan lahat po posible kumita. No, hindi po yung mga nauna, hindi po yung nasa ibaba, lahat po pantay-pantay pwede kumita. Tama? Ngayon, pag meron kang ganito pala na konsepto sa isang kumpanya mo, definitely makukuha mo yung success. Merong sistema, hindi po tsamba. Kaya ngayon, may pag-asa na. Okay po ba yun? Pwede na mangarap. Ngayon, paano nga ba makakapagsimula sa Tao Elevate? Paano nga ba gagawin yung negosyo na yan? No? Napakaganda ng mga products. No? Mamaya, iisa-isahin natin. Pag pinuhunan mo sa negosyo natin na 8,980, ang kagandahan sa negosyo natin, may potential income na kung saan 24,000 per day ang pwedeng kitain. Palakpakan naman natin. Sir, paano ba kikita ng 24,000 a day? Eh, 570 lang ako a day. Yun lang. Ngayon, mga kaibigan, ang kagandahan dyan sa negosyo natin na 8,980 mo, meron pong kapalit. Ang kapalit po niyan, meron tayong 9,000 worth of products. Depende po sa package na pagpipilian po natin. Marami po dyan, A, B, C. No? Next, meron kang 40% discount sa lahat ng mga produkto. Pagkatapos po, meron po tayong 100,000 personal accident insurance in case man po na may mangyaring hindi maganda. No? Kasi hindi naman natin alam kung kailan mangyayaring aksidente, tama po. Ang kagandahan po niyan, meron pa tayong 50,000 motorcycle accident. No, bawa, namatay sa motor, na aksidente. No, at least meron po matatanggap yung pamilya natin. Kaysa naman po, wala. Tama po ba? Next, meron po tayong pre-personal webpage account na kung saan magkakaroon po kayo ng online account na doon nyo po makikita kung sino pong bumibili ng products, kung sino po yung sumasali sa negosyo, magkano na kinikita mo. Hindi mo na kailangan ng secretary para gawin yung negosyo kasi po may website na tayo. Okay po ba yun? Parang username at password na kung saan, parang Facebook na ikaw lang din nakakapag-open. Next, magkakaroon ka rin po ng business tools, brochures and flyers, pre-training online and offline na kung saan napaka-importante po nito kapag magne-negosyo ka. Kasi pag magne-negosyo ka at wala kang alam, nako, sasayangin mo lang yung pera mo. Tama po ba? Yes. Dito po sa negosyo natin, may training po sa online at may training po sa offline na hindi po makakaabala sa trabaho natin. No, gagawin lang naman natin po ito sa libre pong oras. Okay po? Next. At ang kagandahan po sa negosyo natin, meron tayong ATM card ng tie-up natin, si BDO at si Union Bank. Big time ba ito mga banko na to? That's why Tao Elevate is big time din. Palakpakan naman natin. Diba? Doon pa lang masasabi natin na maganda at legit yung company kasi itong mga to, mga big time na mga banko. Tama ba? Ngayon, sa negosyo natin mga kaibigan, daily payout po tayo. Halimbawa, kumita ka ng 5,000 pesos, 1,000, and cash mo na po dito sa online account mo, sa webpage. Kinabukasan, punta ka na po dun sa ATM card, i-withdraw mo na. Hindi mo na kailangan maghintay po ng kinsenas, katapusan, para sumahod ka. Nasundan po ba? Next, magkakaroon ka po ng lifetime membership at inheritable business. Ibig sabihin po nito mga kaibigan, yung 8,980 natin, habang buhay na natin papakinabangan yung negosyo, hindi mo na kailangan magpaulit-ulit mamuhunan. Nasundan niyo po? Yes. Yung negosyo na to na kung saan hindi mo na kailangan mag-conduct ng seminar room, ng training, ng may aircon, ng upuan, hindi na ho.
yung negosyo natin ang magpo-provide na para sa'yo. Hindi mo na kailangan na mag-stock ng maraming products sa bahay mo para gawin yung negosyo. Kasi pag nag-stock ka ng mga products sa bahay mo, masisira. Tama ba? Baka mamaya maanay pa. Tama? Yung mga products natin, ang kagandahan po niyan, nandiyan po yun sa storage natin, di aircon pa. Yun ang kagandahan. Diba? Pinipreserve talaga natin ng maayos yung mga products. Okay? Yun po yung provided lahat ng ating kumpanya. The good news, no? We expand no sa abroad na rin, sa international. Meron na tayong opisina sa Hong Kong. Palakpakan naman natin yan. Yung mga board of directors po natin, pupunta po sila sa January 21 hanggang January 30. Kung may mga kaibigan po kayo sa Hong Kong, mga business partners, ipakonnect nyo po na sa mga board of directors natin para ma-meet po sila doon. At mayroon po pong token na matatanggap yung mga leaders, mga friends na ma-meet nila doon. Okay, may regalo po na dala-dala yung mga board of directors natin para sa mga leaders natin doon. Ayan, okay? Yung 8,980 mo, mga kaibigan, sulit o sulit na sulit? Sulit na sulit. Saan ka makakita ng negosyo, puhunan, 8,980, ito lahat kapalit. Tama? Baka mas mahal pa nga yung cellphone natin. Di ba? Mas mahal pa nga tayong gadget natin or appliances sa bahay. Tama po ba? Pero ang kagandahan ito, pag nag 8980 mo, nilabas mo, pwede mong pagkakitaan. Ngayon, sir, paano ba kumita? Okay, maganda yung package na yan. Paano ba kumita? Meron tayong limang paraan para kumita sa negosyo. Number one, product retailing. Sabihin mo nga po, product retailing. Ang product retailing naman, dito po yung pagbebenta-benta. Kung meron ka ng idea or meron ka ng experience sa pagbebenta-benta, advantage mo to, no? Kasi po, ang kagandahan, meron tayong 40% discount sa mga products. Parang ganito po, yung 8 herbs natin, ang presyo po niya, ng SRP niya, is 3,500 pesos. Okay? Ngayon po, pag binili mo sa opisina, dahil reseller ka na, babayaran mo na lang siya ng 2,100 at pag binenta mo to ng 3,500 sa friend mo, meron ka na agad 1,400. Nasundan niyo po? Ayan. Yung 1,400 na to, mga kaibigan, parang sahod na po yan ng supervisor. Sahod na ng manager yan. Tama? Sa loob ng isang araw. Yung isang araw mo dito, hindi ka magbebenta ng 8 oras or 9 na oras sa labas. Dahil po may sistema na tayo sa online, isang oras mo lang kinausap, 30 minutes mo lang pinakilala sa friend mo, sa mentor mo, di ba? Bumili ng isang products, may 1-4 ka na. Tama? Sa labas, pag magtatrabaho tayo, di ba? A day, 570. Tama? 12 oras, 8 oras, 10 oras ka na sa labas. Pagod-pagod ka nga dun. Ito, pag kinarir mo to, malaking pera. Tama? Pag makabenta ka ng 10, 14,000. What if makabenta ka ng 10, worst case scenario? Makabenta ka ng 10 na sa loob ng isang buwan, 14,000. Pwede na ba extra income? Oo naman, pwede na, tama? Eh meron pa tayong iba't ibang klase ng produkto. Kaya malaking bagay kung matutunan mo ang pagbebenta-benta. I-alok mo lang, i-share mo lang. Pero mas maganda, gamitin din natin muna yung produkto para madali mo siyang maibenta. Tama po ba? Yes. Next, pangalawang kitaan. Ang gagawin mo lang is mag-refer. Sabihin mo nga, refer. Refer mo lang po yung friend mo dito, didala mo sa opisina, o kaya naman, sinan mo yung mga video marketings natin. Pag nag-join po siya, bumili po ng 8,980 package natin, kikita ka po ng 1,000 pesos. For every person, napapakilala mo lang, dadali mo lang dito, ipapakilala mo sa mentor mo, sa friend mo, pag bili niya ng package, 8,980, may 1,000 pesos ka na. Palakpakan naman natin. Okay? Tapos, i-encash mo na sa ATM mo. Encash mo na sa ATM mo, kinabukasan, nandun na yon, i-withdraw mo na. Okay? Maganda po ba yung ganon? Oo naman, di ba? Ang kailangan mo lang is mag-refer. Mag-refer ka lang na mag-refer muna kasi bago pa lang eh. Tama po? Pangatlong paraan para kumita ka sa negosyo natin. Nandiyan pa ba kayo? Alright. Ang tawag naman po dito is dual group bonus. Yung dual group bonus natin, kikita po tayo ng additional 1,500 for every match. Okay? Sa bawat pares. Okay po ba? Nasundan po? Yes. Ngayon, mga kaibigan, sa online account natin, meron po tayong ganito. No? Meron po tayong ito na illustration. No? Halimbawa po, nag-join ka. Ikaw po yung nasa itaas. Meron po tayong left group at sales left and right sales group. Dalawang grupo lang po ang gagawin natin. Okay? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Halimbawa, nag-join po itong si John.
Okay? Yung friend mo na si John, nilagay natin dito sa left group mo. Kumita ka naman ng additional 1,000 pesos. Okay? Ngayon po, yung friend mo naman na si Mark, nilagay naman natin sa right group mo. Kumita ka naman ng additional 1,000 pesos. So, magkano na kinita mo? 2,000 na. Tama? Ngayon, mga kaibigan, sabi ng dual group bonus, pag daw meron kang match, pares, meron kang 1,500. Pag nakita po ng system yan, isang tao sa left, isang tao sa right, automatic meron kang 1,500. Palakpakan naman natin. So, in total, nakinita mo na po, doon sa dalawang tao, magkano? 3,500. Pwede na ba yung extra income? Yes. Oo naman, pwede na extra income kasi di mo naman mapupulot yan eh. Tama po ba? What if nagustuhan niya yung product, bumili siya? What if ito na kailangan ng additional income, nag-join siya? Eh di may 3,500 ka na agad. Tama po ba? Nasundan niyo po? Next, ngayon mga kaibigan, dahil sa sobrang busy mo, hindi ka na nakapag-imbita, hindi ka na nakapagpasali. Ang ginawa mo na lang, si John, tinuruan mo na mag-refer. No? Si John, yung friend niya, pinasali niya ngayon, nagpasali siya ng dalawang kaibigan. Dalawang kaibigan ni John, automatic meron din siyang kinita na 3,500. Ganon din si Mark, dalawang kaibigan din ang pinasali niya. No, hindi mo nakilala ito yung mga kaibigan ni Mark. Pero the more na meron kang tao sa kabila, kaliwa kanan, meron ka pa rin 1,500. Palakpakan naman natin yan. Mapapansin po mga kaibigan, dumadami na hunan dumadami na hindi mo naman nakilala sila. Nasundan niyo po? No, hanggat sa may mga friends ka na sa iba't ibang lugar sa Pinas, may ibang friends ka na sa abroad, di ba? Dumadami na po yun ang dumadami na tutulungan natin. Ikaw naman, nagpapahinga at nagbabakasyon, kumikita pa rin tuloy-tuloy. Diba? Gusto po ba natin yon? Oo naman, gustong-gusto natin yon. Ito yung pinakagusto na gustuhan ko sa negosyo, yung meron kang leverage. Yung tipong kahit hindi ka na nag-iimbita, hindi ka na nag-o-over talaga na trabaho, may income pa rin. Pero sa una ho, may tatrabuhin tayo, may gagawin tayo. Nasundan po ba? Yes. Ngayon po, mga kaibigan, meron po tayong tinatawag na safety net or limit. Kasi po, darating talaga ang time, dadami yung left at right mo eh. Tama? Ngayon po, mga kaibigan, pag yan nag-overpay, kaliwa kanan, may 1.5 ng 1.5 sa'yo, ikaw lang ang kumikita, yung kumpanya hindi kumikita, baka hindi tayo magkita-kita. Tama po ba? Kaya po meron po tinatawag na safety net. At least 16 match per day. Ilan po? 16. So ibig sabihin, 16 times 1,500 pesos, meron kang 24,000 per day na pwede mong kitain sa negosyo. Okay? Sa una, syempre, hindi siya basta-basta. No? Hindi siya basta-basta. Tatrabuhin talaga natin, sisipagin natin. Pero pasasaan ba eh, dito din man ang punta ng lahat. Tama? Oh, next. Andiyan pa ba kayo? Yes. All right. So, yun po mga kaibigan, ang ating gross income dito is 24,000 per day. Next naman is 168,000 per week at ang maximum potential income per month is 720,000 pesos. Ganun po kalaki. Negosyo mo 8,980, ito pwede mong kitain. Sulit o sulit na sulit? Sulit na sulit talaga, tama? 'Di ba? Para kang merong isang Jollibee na nito. Para kang merong isang malaking fast food na niyan. Kaso nga lang, hindi mo kailangan mamuhunan ng ganung kalaki para kumita nito. Tama, kaya po maraming mga umaasenso, maraming yung mayaman sa ganitong business. Diba? Kasi nakita natin, maliit pala ang puhunan, pero malaking pwedeng kitaan. At hindi mo rin kailangan ng grades dito, hindi kailangan ng magaling ka sa math, hindi ho kailangan. Ang kailangan lang dito is marunong kang sumunod at makinig at meron kang malaking pangarap. Pag meron ka niyan, welcome ka po sa amin pag tulung-tulungan natin. Okay? Next. Ngayon mga kaibigan, the power of two illustration. O tamang-tama, January ngayon, tama po ba? This is the best and the right time para makapag-negosyo ka. Para na sa ganon, kahit part-time mo siya, paunti-unti, pagdating ng December, di ba, meron ka paling extra na pagkakitaan or meron kang extra na income. Kasi pagdating ng December, pansin mo yun, talagang nababacuum yung pera, nauubos. Tama po ba? O, ngayon, ang kailangan mong gawin, join ka January. Mag-refer ka lang ng dalawang kaibigan mo or pasalihin natin yung dalawang friends mo. Pag sumali yan, kikita ka ng 3,500. Katulad ng illustrations kanina, nasundan niyo po, ilang pinasali natin? Dalawa. Okay? Mahirap ba yung dalawa?
Kayang-kaya, tama, dalawang kaibigan eh. Ilan kayong magkakapatid? Marami na. Yung friends mo, classmate mo, tama, kamag-anak mo, marami na. Tama po ba? O ngayon, dalawa lang. Focus tayo sa dalawa. Ngayon, mga kaibigan, yung dalawa na to, tulungan lang natin makapag-imbita ng dalawa. No? Hindi ka na muna mag-iimbita. Hindi ka muna mag-iimbita ha. Yung friend mo muna ang tulungan natin makapag-imbita ng dalawa. Kasi kaya sumali yung mga yan para kumita sila. Tama po ba? Ngayon, yung dalawang kaibigan mo, tulungan natin mag-imbita ng tigda dalawa. On the second month, apat agad na sumali. Yung apat na kaibigan mo na yan, kilala mo ba? Hindi, tama? Pero pag sumali yan, ang kikitain mo na dyan is 3,000 pesos. Tama? Pwede na ba ito extra income, 3,000? Oo naman, pwedeng-pwede. Di ba? Extra income, di ba? Wala nang masama doon. Tama po ba? Ngayon mga kaibigan, yung apat, ganun lang din. Power of two. No? Yung apat na yan, imbitahan mo ng tigda dalawa ulit. Magiging 8 na agad sa pangatlong buwan. Ang kinita mo dyan, pag sumali yung 8 na yan, 6,000 pesos. 3 months mong ginagawa yung negosyo part-time. Extra income lang ha, extra income. Magkano na agad ang kinita mo? Ha? 12,500, 3 months, extra income. Pwede na ba? Oo naman, bawi mo na puhunan mo? Oo naman, bawing-bawi na. Extra income lang po pinag-uusapan natin. Ilang pinasali mo? 2. Kilala mo ba yung 8? Hindi. San galing yung 8? Dun sa 4. San galing yung 4? Sa 2. Nasundan po? San galing yung 2? Sa'yo. Nasundan? Ngayon mga kaibigan, di mo namamalayan sa pamamagitan ng power of two, dalawa-dalawa lang mga kaibigan, dumadami na ho yung mga tao, mas lalong hindi mo nakilala tong 64. Tama? Kasi ang kakilala mo lang yung 2 na inimbita mo nung una. Ngayon, pag dumadami ng dumadami na yan, lumalaki na rin po na lumalaki yung income. No? Hanggang sa hindi mo namamalayan, October na, naging 1,000 na po yung mga leaders mo, mga friends mo, na under ng under mo, ito na po yung maximum potential income. 720, 720, 720. Naabot na po yung limit. Okay lang po ba yun? 720,000 kitain mo? Yes. Pwede na, di ba? Sa loob po ng isang taon, pag total natin yan, 2.9 ang pwede mong kitain. Palakpakan naman natin. Extra income, 2.9 million. Pwede na? Yes. Magkano ba puhunan mo? 8,980, pinangutang mo pa nga eh. Di ba? Tama ba? Parang ako, pinangutang ko pa yung pinangunan ko noon, 7 years ago. Di ba? Pero halimbawa, ganito na lang, no? Ito kasi po, perfect scenario yan. Na kung saan, sa pamagitan dalawa, tigda dalawa-dalawa. What if ang tanong mo sa akin ganito, sir, paano pag hindi lahat nag-imbita? Tama? May tanong ba tayo ganon? Oo naman, di ba? Kasi ito perfect to eh. Di ba? Tigda dalawa-dalawa. What if hindi po talaga dalawa-dalawa nag-imbita. Kalahati na lang po ang sumali sa loob ng isang taon. Sabihin na lang po natin 1 million ang pwede mong kitain, part-time, extra income. Pwede pa rin? Oo naman. Magkano puhunan mo? 8,980 lang. Tama po ba? O yung tipong minalas, sabihin natin minalas. O, kalahating 1 million na lang kinita mo sa loob ng isang taon. Pwede pa rin? Oo naman, di ba? Wala ka na lang kinita sa loob ng isang taon. Pwede pa rin? Ah, hindi na. Hindi na. Pero kung tutusin, walang talo, walang lugi. Kasi bakit? May products ka at may insurance ka. Tama po ba? Pero naniniwala po ako, ito pong dalawa na yan, posibleng mangyari. Tama po ba? Sa loob ng isang buwan, itong dalawa, pwedeng gawing 4? Oo naman. Kasi pag dalawa lang pinasali mo, pwedeng gawing tamad or part-time. Tama? Pero what if marami kang kaibigan? Sa unang buwan mo pa lang, 4 agad ang pinasali mo. Unang buwan, 4 agad ng pinasali mo, ano mangyayari sa isang taon? Madodoble. Tama? Nasundan niyo po? Kasi unang buwan, 2 pinasali mo, 2.9. E di kung 4 pinasali mo agad sa January, times 2. Nasundan? Ayan, palakpakan naman natin, power of 2 natin. Sa magitan ng dalawa, no? Unilevel bonus naman mga partners, no? Earn 5% rebate sa lahat ng produktong binibili ng members mo, ng under mo, ng friends mo, at ng ikaw. Paano ba yan? Additional income na naman po to. 5% rebate sa bawat binibili natin na produkto. For example, yung 8 herbs natin. Yung 8 herbs natin po, from first level up to 10th level, may additional 5% na 5% ka dyan. Okay, next. Ngayon po mga kaibigan, ang katumbas po ng isang box ng vitamins natin na 8 herbs is 28.2 commissional points.
Katumbas po niyan, no, is 1 peso. Yung kada 1 commissional points is 1 peso. Nasundan po ba? Yes. Ngayon, mga kaibigan, sabihin na lang natin after 5 years, no? 5 years worst case scenario, meron kang 1,000 na mga members na bumili sa iyo nang tigi-isang box lang. Okay? Nasundan po? Ngayon, magkano pwede mo kitain? Yung 28,000 commissional points mo dyan, katumbos po ng 28,200 pesos sa loob ng isang buwan. Isang box lang po ang binili ng 1,000 na orders under mo. No? Para kang merong grocery store na wala naman. Para kang merong isang malaking store, shop na wala naman. Tama, invisible. Nasundan niyo po? Kilala mo ba itong mga 1,000 na to na buibili sa'yo? Hindi mo nakilala yan. Tama? Kasi inimbitahan mo, dalawa lang eh. Apat lang eh. Tama po ba? Pero the more na buwibili, from first level mo, galing sa'yo, from first level up to 10th level, meron kang additional 5% rebate sa lahat ng mga produktong binibili po nila. Palakpakan naman natin. 8 herbs pa lang yan. Paano pa bumili ng kape? Bumili pa ng sabon. Tama po ba? Next. Ayan, so 1 commissional points equals to 1 peso. Nasundan po? Next, last but not definitely the least, stir step bonus, no? Panglimang paraan para kumita ka sa negosyo natin. Kikita ka naman dito ng additional rebates base sa ranking mo. Paano yan, sir? Ganito po. Pag nag-reseller ka na, ang tawag sa'yo or ang ranggo mo pa lang is tau reseller. Meron ka palang 0%. Pero the more na bumibili ka ng products, bumibili ng products yung mga friends natin, relatives natin, yung under natin, na kahit hindi mo nakakilala, magkakaroon ka ng points. Pagkaroon ka ng 10 points, papapromote ka as tau attaché. Okay? Pakisabi nga po, tau attaché. Ngayon po, magkakaroon ka ng 10% rebates sa lahat ng binibiling produkto mo at binibiling produkto nila. Ganun po kalaki. Kanina, 5% pa lang, ganun na kalaki, 28,200 na. Tama? 5% pa lang yun. Paano kung 10%? Tama po ba? E di mas lalong malaki. Ngayon, the more na bumibili, gumagamit ka ng produkto, no, tuloy-tuloy dumataas yung ating puntos, pag nagkaroon ka na ng 100 points, magkakaroon ka naman ng additional 20% rebates sa lahat ng binibiling produkto under mo ng grupo natin. Okay po? Next ulit, pag nag 1,000 points ka na, mapapromote ka as tao ambassador. Ito yung pinakagusto nating lahat. Tama po ba? Ngayon, pag nagkaroon ka ng 1,000 points, meron ka ng 30% rebates sa lahat ng produkto. Sir, paano pag halimbawa, hindi ko agad nakuha yung 100 points sa loob ng 3 months, babalik po ba ako sa tao reseller? Sir, paano pag halimbawa, tao consul na po ako, tapos hindi ko po agad nakuha yung 1,000 points sa loob ng 5 buwan o 6 na buwan, babalik ba ako sa tao attaché? Good news, wala pong demotion dito. Talutuloy lang po natin paggamit ng produkto, maaabot at maabot mo pa rin yung tao ambassador. Palakpakan naman natin. At good news po mga kaibigan, kung sino po yung pinaka kauna-una ang tao ambassador ng company natin, magkakaroon po ng free, no, cash na ibibigay sa iyo na sasakyan. Wigo po yung bibigay natin diyan. The first tao ambassador ng company natin. Free. Okay, palakpakan naman natin. So yun po yung ating negosyo na kung saan ang kailangan mo lang is aralin ulit, alamin ulit, tingnan mo lang yung ginagawa namin. Baka naman kasi malay mo, magustuhan mo, malay mo, yung tipong sawang-sawa ka na sa buhay pag-empleyado, trabaho, wala naman kasi masama magdagdag eh. Tama po ba? Ang importante, subukan natin. Parang itong mga to, yung mga tao na to na nandito, ang company po natin, 8 months pa lang. Pero po, sobrang dami na ang mga kumikita, sobrang dami na mga nag-cheque. Parang ito po, yung top one natin, si Sir Patrick Pastrana. Former factory worker, no? The first Millionaires Club member ng company natin. Sa loob ng 8 months, kumita na po ng 1 million. Palakpakan naman natin. Ito naman, si Mentor Elise, no? Si Mentor Elisa, OFW from Qatar, nung November lang, naglabas siya ng kanyang Toyota Vios. Red. Di ba? Si Mentor Criselda, OFW from Singapore, nung October naman po, naglabas naman siya ng Geely Cash. No? Cool Ray na Geely. No? Ito po si Sir Ma'am Margie. Ang dami pang mga kababayan natin na kumikita na ngayon na ginagawa yung negosyo. Kahit part-time po, pwedeng-pwedeng kumita. Tama? Kaya walang masama na magdagdag ng extra income. Ang masama yung wala ka nang pera, puro arte ka pa. Tama po ba?
At least meron tayong ibang pinagkakitaan. Ngayon, mas maganda maintindihan mo to. Halimbawa, nakita mo yung negosyo, nagustuhan mo siya. Pag nag-join ka sa amin, may kakabit ka agad, may dudugtong ka. Yung taong nag-imbita po sa'yo dito, merong account eh. Meron siyang account yung pinakita ko kanina. Ngayon, may kakabit ka agad, may dudugtong ka agad sa kanya. Nasundan niyo po? Ngayon, dahil sa sobrang sipag ng taong nag-imbita sa'yo, meron din mga papasalihin pang iba. Pag nag-join ka, may kakabit agad sa'yo yung mga friends na mapasali niya. Ngayon, mga kaibigan, lahat ng effort ng mga to, lahat ng mga points, product points, damay po ikaw. Nasundan mo po? So, ibig sabihin, pag nag-join ka pala ng mas mabilis, mas maaga, mas kikita ka ng mas maaga. Mas matututunan mo yung negosyo ng mas maaga. Tama po ba? Sasali ka rin naman, papatagalin mo pa. Tama? Halimbawa ho, sabihin na natin, hindi ka agad nakasali. Hindi ka agad naka-join. Ang gagawin namin, magpapasali na po kami agad. Hindi ka na po namin nihintayin. Tama po ba? Ngayon, kapag halimbawa na pag-isip-isip mo na what if mag-join ako, mag-business ako, wala na kaming choice. Ang gagawin namin, may lalagay ka na po namin sa ibaba. Okay? Pero may mapapasali ka pa rin naman. Hindi porket nasa baba ka na, wala ka na mapapasali. Meron pa rin ho. Tulungan pa rin po tayo. Ang kaso nga lang, sayang yung mga effort sana ng mga to na dapat ikaw na nauna. Tama po ba? What if naging tao ambassador tong nasa ilalim? Damay ka, tao ambassador ka na rin. No? Ganun sana eh. Kaso nga lang, napailalim ka. Nasundan niyo po? Kasi nung nakita ko po agad yung negosyo to, 7 years ago, sabi ng mentor ko sa akin, Joser, pag gusto may paraan. Tama? Ako po yung tipo na sawang-sawa na sa buhay mahirap. Taga-Bicol po ako. May mga taga-Bicol ba dito? Diba? Yung Bicol po, yan po yung lugar na kung saan kapag bumagyo, Bicol agad ang tatamaan. Diba? Yung tipong, yung bahay namin talaga, iba-iba ang nangyayari. Kaya yun po yung naging inspiration ko para mangarap talaga ng gusto. Kaya nung sinimulan ko po yung business, yun na po, the rest is history. Yung bago ko pong sasakyan, Montero Sports, nandiyan po sa baba. Hindi ko po yun sinasabi para magyabang. No, sinasabi ko po yun para po ma-inspire po kayo na kung saan, at least wala namang masama kung susubukan natin eh. Tama po ba? Lalo na January po ngayon is the very good start para makapag-negosyo. Tama? Ngayon, sabihin na natin, sir, wala akong 8,980. Ang gawin mo ganito, pwede kang magharap ng friend, no, at least 4,490 na pwede mong, alam mo yun, hiraman, utangan, no, at least negosyo siya. Tama po, nag-gets po ba natin? Kasi po sa labas, no, minsan tayo nangungutang tayo about sa, halimbawa, pang birthday, pang piyesta, pang bili ng appliances, hinuhum credit nga natin eh. Tama po ba? Oh, tinamaan? Di ba? What if ilagay mo sa negosyo, at least isang beses ka na muhunan pero pwede kang kumita? Tama? Paraan. What if wala ka talagang friend dalawa? Ang gawin mo, apat. Di ba? Kung may mga kaibigan po kayo sa trabaho po ninyo, eh di magpalabunutan kayo. Di ba? Magpalabunutan kayo doon. No? Sinong mauna? Sa kanya una in-code. May mga ganun kasi akong friends na kung saan sa factory na yun, ano sila, marami sila. So ang ginawa ko, sabi ko, sige, ganito gawin nyo. Apat kayo. Tapos magpalabunutan. Kung sinong mauna, kada sahod, yun mga kasali. Eh yung friend kong isa, mautak, panghuli siya, di ba? Eh ginawa niya ng paraan para mauna siya. Nasundan niyo po, ganun yung ginawa. Ngayon, pag apat, wala talaga, ang gawin mo, walo. Nakasali, hindi. Nakasali pa rin. Tama? Walong friends mo, inimbitahan mo, o kaya naman pinasali mo, di ba? Natulungan din natin kumita. Nasundan niyo po, kung wala talaga, ang gawin mo na lang, pag wala talagang kaibigan, di ba? Wala talagang mahiraman. Pero gusto mong yumaman, tama po ba? Gusto mong umasenso, gusto mong makaka-join, punta ka doon sa pinakamaraming tao, kung saan maraming tao. Lagay ka na lang ng box doon. Di ba? Piso para sa pangarap. Donasyon. Di ba? Makakasali? Makakasali. Di ba? Ang punto po natin dito, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, ay dahilan. Tama? Wala namang masamang sumubok eh. Tama? Parang pagkain lang daw yan. Hindi mo matitikman ang isang pagkain kung hindi mo... Nalito kayo, no? Hindi mo daw malalaman ang isang pagkain kung masarap kung hindi mo titikman. Diba? Hindi mo daw malalaman na magiging kayo ng jowa mo kung hindi mo liligawan. Tama po ba? Yung crush mo, hindi mo malalaman na gusto ka pala, diba? Malay mo, gusto ka, crush ka, diba?
Dahil ano ka, anak do, torpe, ayaw mo ligawan, natakot ka, hindi mo malalaman yun. What if gusto ka? Yeah. Diba? Hindi mo sinubukan. Niligawan tuloy nung isa. Oh, nawala tuloy, diba? Diba? Ang opportunity ganun din, mga kaibigan. Hindi mo malalaman ng opportunity para sa'yo kung hindi mo tatry. Tama? Yung 8,980, napakaliit lang po niyan kung inay-negosyo mo. Mas mahal pa nga yung ating gadget minsan, sapatos. Tama po ba? What if, di ba? What if, nag-fail ka, ilang taon ka pa lang ngayon, 21, 22, nag-fail ka, di ba? Pwede mong ulitin yung gusto mong gawin? Mauulit mo, tama? Sabihin na natin 30 years old ka, nag-join ka dito, nag-fail after 1 year, after 2 years, bata ka pa? Oo naman, di ba? Pero what if, sumubok ka, bata ka, naging successful, kagaya ko, di ba? O masarap o sobrang sarap? Oh, di ba? Kaya yun po mga mentors, mga kaibigan natin, no? Mas maganda po atinan po natin ulit yung negosyo. Ang Tao Elevate po kasi is parang eroplano. Nakita na ba kayo ng eroplano? Nakasakay ng eroplano? Sigurado? Ang Tao Elevate po is parang isang eroplano na kung saan bukas po yung pinto. Sobrang laki ng pinto na kung saan kapag sumabay ka po sa amin, welcome you, tulungan natin, di ba? I-guide ka po namin. Pero kung hindi ka po sasabay, ang mangyayari po sa pintuang ito ay sasarado. At pag sumarado po yan, ililipad ako ng lilipad yan. What if sumabay ka na lang? Di ba? Parang sa ganun, kasabay ka sa paglipad ng Tao Elevate. Tama? So yun lamang po mga mentors. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. More power and to God be the glory po. God bless po.